this episode, tutulungan ko kayo kung paano tayo makapag-create ng isang two-way traffic lights sa ating PLC Ladder Simulator version 2. Ito yung pinaka-truth table natin para sa ating two-way traffic lights. Expected, we have 6 outputs na gagamitin. Then we have 4 timers. Once you start the push button, gagana si activated ang green dito sa side na to, and then dun sa red sa kabila. Then after timer 1, mag-off si green, gagana si orange, but still gagana si red. After timer 2, gagana na si red, and then gana si green dito sa kabilang side, mag-off yung red dito sa kabila. Kasi wala naman talaga nagsasabay dito sa bawat isang control lines. Then after timer 3, gagana si red pa rin, and then activated si orange sa kabila. Then after timer 4, dapat babalik lang sa original na sequence. Once na nag-start tayo, dapat parehas lang yan. Maglo-loop lang itong program natin until such time na magpe-press ka ng stop push button na babalik sa original state, which is naka-zero lahat ng ng outputs or deactivated. So based nun sa pinaka-truth table natin, we have at least 4 timers na gagamitin. So mag-add lang tayo, 4 na PON. We have timer 1. Then lahat muna ng preset time natin, set muna natin ng 4. Yan. Then PON. Timer 2. Then timer 3. Set muna natin ng T3. Then we have T4. Then so we have TON na 4. Then how about for the contacts? Lagi tayo na mali open. For T1, mapaganda sa kanya is yung internal memory natin. Then next, sunod-sunod lang to, T1, T2, T3. Then we have T1. Huwag lang kalimutan dan bit ang ilalagay para sa contact. Okay, T2. Ngayon, normally open T3. Okay, tayo. Since okay na yung mga contacts, ang kulang na lang natin yung para sa yung pinaka-importante para mag-loop yung program. So, lagay tayo ng pang-reset dito sa timer 1. So, ano yung pinaka-last timer ninyo, yun yung ilalagay natin. So, we have T4. And good. Since okay na yung 4 na timer natin, lalagay tayo ng 6 na output. So, add lang tayo. Then, 0-0. Add ulit ng isa. 1. Then, baba natin ng content yan. Then add tayo. So ito yung pinakaunang way natin para dun sa traffic lights. And point 2. Para dun sa second direction naman natin, mag-skip lang tayo ng isang beat para dun sa simulation nakahiwalay siya. Add tayo. Point 2 yung pinakauli, dapat point 4. Mag-skip lang tayo ng isa. Then we have 5, and then 6, 6 tayo, then add. So ito yung mga pinaka outputs natin. Paano natin yan to? Ito yung green, orange, red, para dun sa isang direction. Sa pangalawang direction natin, we have green, orange, and red. Ulit tayo. Green, orange, red. Green, orange, red. Gawa na tayo ng pinaka-switching part ng ating mga outputs. Ayan, dito na tayo. For once you press the start push button, gagana yung internal memory natin. So, ano yung mga papaganain niya? We have itong 0.0. We have B. Pag gagawa tayo ng controllers na dito or contacts para sa output natin, titingin lang tayo dun sa symbol table na binigay kanina. And then, green yung gagana, another one is yung red na nasa kabila. Ayan.
Next, pag gumana yung T1 natin, papaganayin niya yung 0.1. T1, huwag lang kalimutan, downbeat ang gagamitin yan. Then, aside from that, dapat mag-off yung naunang ilaw. T1 yung naka-interlock. Then, downbeat. Okay. Next tayo. Once gumana yung timer 2, papaganayin niya yung kulay red. So, we have T2. And then beat, and then interlock para dun sa orange. We have T2. T2 done beat. Yan, maliban dito, sa mga outputs na to, ano pa yung mga pinagana ng ating T2? Papaganayin niya rin yung kabilang kulay green. So ito, lagay natin timer 2. At nagkaroon siya ng interlock para dun sa kulay red na nandito sa kabila. Yan. Kaya huwag kakalimutan na maglagay ng interlock as T2 and done with. Next tayo, we have T3. Once na gumana yung T3 natin, ang i-activate niya is yung kulay orange dito sa kabilang side. Yan. Kaya lalagay tayo ng T3 dito. Done bit. At i-deactivate niya yung kulay green. So, dapat meron tayong interlock niya. So, T3. Done bit. So, ito yung pinaka-program natin based dun sa truth table na binigay kanina. So, we have 4 na timer and then 6 na outputs. For timer 4, tulad ng kanina, i-loop niya lang yan para magpaulit-ulit lang yung pinaka-sequence natin. Okay. So, try natin yung program natin, simulate, and then, ito ulit, ito yung pinaka-green natin, green, orange, red, and then skip tayo ng isa, green, orange, red. So, start tayo. So, gumana yung green and red natin, then orange, red pa rin. Then green, red, green pala, and then green, orange, and then balik sa dati, green, red. So ito yung pinaka 2-way traffic lights natin para sa ating PLC ladder simulator. Yun, paglilinaw lang guys, itong pinaka 2-way traffic lights natin, hindi pa to yung pinaka perfect na timing ng paggawa ng isang 2-way traffic lights. If you want yung pinaka perfect sequence nya, you may go dun sa mga traffic traffic roads natin, and then please observe kung paano talaga yung pinaka sequence niya, paano yung switching ng mga lights. Pero at least kahit papaano, ito na yung medyo simple way para at least ma-interpret lang natin muna or ma-simulate natin yung mga traffic lights na nakikita natin sa community. Yun lang guys, thank you and goodbye.